Wow, iba talaga ang diskarte at galing ng mga Pilipino pagdating sa pagninegosyo, Audrey. Kaya libre mo ako dyan, ha? Pwede natin puntahan yan. Anyway, Audrey, eto naman. Pinoy polymer clay artist naman po na binubuhay ang mga Filipino movie icons sa pamamagitan ng kanyang mga obra ang kikilalanin natin ngayong umaga. Pero bago yan, let's all watch this. Sa bawat hugis, linya at detalye, hindi mo aakalain na ito ay gawa lamang sa isang polymer clay. Sa pamamagitan ng pag-ukit ng kanyang kamay at malikhaing isip, tila ba nagiging buhay muli ang mga karakter na naging bahagi ng mga pelikulang minahal ng mga Pilipino o ang mga tinuguriang Pinoy movie icon. Dito ay hindi lamang niya binibigyang buhay ang mga karakter mula sa mga pelikula, kundi pati na rin ang mga alaala at karanasan ng mga manonood, pati na rin ang kahalagahan ng kultura at sining sa ating bansa. Kung kaya't kilalanin na natin ang polymer clay artist na si Enrico Viudes dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! Ayan mga ka-RSP, at para ibahagi sa atin ang kanyang journey bilang polymer clay artist ay makakasama po natin si Sir Enrico Viudes. Good morning at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po, sir. Okay, sir, paano po kayo nahilig sa paggawa ng polymer clay art at gaano niyo na po ito katagal ginagawa, sir? Abali po, simula pa po ng 2014 na gumagawa po ako ng ano. Pero mga edible po yung mga ginagawa ko. Nung time na nagre-request po yung mga tao na hindi edible. Kaya na sinimulan ko po yung paggamit po ng polymer clay. Ito po yung mga ginagawa ko po. Sila FPJ, si Pakito, yeah. Saka po si Romy Diaz. Aha. Well, Sir Enrico, kung buhay lamang po sila FPJ, sila Dolphy, eh talagang matutuwa sila sa mga likha mo eh. Dahil ang galing eh. Parang buhay na buhay eh. Pero Sir Enrico, ito, ano po yung mga inspiration mo sa paggawa ng mga sculpture ng Pinoy movie icons gamit ang polymer clay? Siyempre po yung mga inspiration ko po yung mga iconic po natin at gusto ko po silang maalala po ulit. Kaya kumbaga sa ano, gusto ko pong gawin ulit po sila. Kasi nga po kumbaga sa ano eh, hindi naman po sa nakalimutan. Kumbaga sa generation po ngayon parang hindi na masyadong, kasi iba na po yung mga artista ngayon eh. Kaya gusto ko po ulit silang maalala po ulit, kaya po inumpisahan ko po sila. FPJ, si Pakito, at saka si Romy Diaz po. At saka po yung mga president po, ginagawa ko rin po eh. Ayan po. Okay, sir, sa lahat po ng obra nyo, no? Sir, sa lahat po ng obra nyo, ano po yung pinakatumatak sa inyo para gumawa pa kayo ng mas marami pang obra? Eh, siyempre po si FPJ, yun po kasi yung una ginawa eh. Kumbaga sa ano, eh dito po ako magpo-focus muna. Kaso nung time na ginagawa ko po si FPJ, parang siyempre yung time po na medyo kulang pa ako ng skills. Kaya nangyayari, parang hindi ko makuha eh. Hindi ko siya magawa. Kaya sabi ko magpa-practice ka po ng pag-practice. Para pagdating ka po ng time, magagawa ko po sila ng maayos. At eto na nga po, at medyo okay na po yung mga obra ko po. Siyempre, well, daking yun eh, no? Hari ng Philippine cinema. Yes. Hari ng comedy, di ba? Well, Sir Enrico, ano po yung pinakamahirap na bahagi ng paggawa ng ganitong uri ng sculpture? Eh, siyempre po yung mahirap po is yung mukha. Kasi po eh, medyo maselan po kasi yung paggawa ng mukha eh. Kasi, kumbaga, ang reference ko lang po eh yung picture. Tapos i-apply ko po siya sa 3D. Talaga pong medyo mahirap kasi nga eh, kung wala ka pong, kumbaga skills na ano, talaga mahirap ako pong gumawa. At saka po yung kamay. Kahit po yung kamay ganyan po, papakahirap po din isave. Pero dahil nga po sa ako po eh, kumbaga, ano talaga na gusto kong talaga magawa po sila. Kaya po, ang ginagawa ko, nagpa-practice po ako mabuti. Para kung dumating man yung time na ano, magagawa ko po sila na maayos. Kasi po marami po kasi pong gusto pong gawin. Hindi lang po sila eh. Gusto ko po magawa pa yung mga iba-iba po mga actress po. At gusto ko po nga may babae rin. Oo. Naalala po sila ulit. Okay, sir. Sir, dahil po sa husay at galing nyo po, ano, syempre maraming tao ang humahanga sa inyo, maraming tao ang tumatangkilig sa inyong mga obra. Sir, ano po yung reaction nyo dito?
Di siyempre po ako po'y tuwan-tuwa at sabi ko yung aking, kumbaga sa aking pagpapursige, yung aking pag, yung mga hirap na ginagawa ko, hindi po na, kumbaga nauwi siya, wala. At kumbaga marami po natutuwa po sa mga ginawa ko at kahit pa paano po eh, yung bang sinasabi po nila para mabinuhay ko po ulit sila. Oh, may plano ka po ba, sir, na gumawa rin ng mga, alam mo, mga sikat na artistang babae naman nung panahon ng 70s, 80s? Mga Claudio Sobel, mga ganun, ano, Pepsi Paloma. Yes po, gusto ko nga rin po gawa ng mga actress eh, kasi yun po yung isa sa mga nire-request. Bakit daw puro mga lalaki? Eh sabi ko, gagawa po ako ng mga, siyempre, mga actress din po. At gusto ko nga pong, isa po nga sa gusto kong gawin si Miss Gloria Romero. Nung bata po siya. Tapos, sila Nora Honor, Vilma Santo, Susan Roses, Susan Roses po. Yun, yun po yung mga gusto kong gawin. Sir, ngayon po, sino po yung gusto nyong gawa ng clay art po? Ngayon, yung mga artista po ngayon? Madalas po kasi nila nire-request yung nga po, sila Vilma Santos po, sila Nora Honor. Yun po yung mga inaanoy, Sasha Padilla. Kasi nga po, yung ginawa ko nga po si Dolphy. Kaso tinanggal ko po yung ano, kasi mukha pa lang po yung ginagawa ko. Kaya, kumbaga sa... Nasa process pa. On process pa lang po. Alright, talagang kahanga-hanga po ang inyong mga obra. Kaya naman maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong araw. Sir Enrico Viudes, muli maraming salamat po. Maraming salamat din po, sir.